yung mga kapamilya, no, lahat ng chapters, yung ating mga ka-FFCI family po, ay busy po talaga sa paggawa ng kanilang mga humanitarian projects. At sila po ay talagang gumagawa ng paraan para makapaghandog ng munting mga tulong para sa ating mga kababayan. At meron nga pong nangyari na isang humanitarian mission nitong nakaraang July 7. Ito po, July 7, i-share po natin ang picture. Ito po. Ang FFCI Macau Buklod ng Pagkakaisa at ang grupo po na TMLS o ang tinatawag na The Mindorian Lifeline Society ay nag-collaborate po. So dalawa po siyang grupo ang ating FFCI Macau Buklod ng Pagkakaisa chapter at yung isa pa pong grupo ni Ms. Cheryl na tinatawag ng TMLS which has been giving or doing humanitarian projects for the past 10 years. So kung nandiyan man po ang ating Macau Buklod ng Pagkakaisa, sige po, mag-ingay po at uulitin ko po every time I share something like feature any humanitarian projects, if you would like to comment, give anything in addition to this, i-message, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. So, nung July 7 po, ay kumasa sa mayaman challenge po ng ating pandemic hero, ang buklod ng, Macau Buklod ng Pagkakaisa chapter, no? At kapartner din po nila dito, yung nabanggit ko rin po, na TMLS group. Okay? Mga OFW din po sila na mga taga Mindoro. Okay? At talagang balita ko po, itong mga taga TMLS ay humahanga at inspired din dito sa ating pandemic hero na si Francis Leo Marcos. So ito pong picture na nakikita nyo, ayan po, yan po yung grupo na naging abala upang ayusin ang gripo. Akala natin ganun lang kasimple, ayusin ang gripo. Ito po ay sa Oriental Mindoro na ganap. Okay, noong July 7, at pumunta po sila sa isang lugar na medyo malayo po talaga. Ang term pa nga po ay malayo sa Kabihasnan. So ito po yung unang punta nila kung saan dinaya po talaga nila ang isang pamilya na napili nilang tulungan. Okay, ang pamilyang Manungsong. Ayan, yung pamilyang Manungsong po, ang kanila pong tinulungan upang dalhin yung mga materials for the installation ng kanilang gripo. Medyo pag pinakinggan po natin, parang ang simple lang niyang gawin. Pero kung iisipin po natin, sa isang bahay na walang tubig, ay mahirap kumilos. Sabi nga nila, mawalan ka na ng kuryente, wag lang ng tubig. Diba po? So ayan po, ang isa sa napakaraming tulong na ihinatid ng ating FFCI Macau Buklod ng Pagkakaisa chapter together with the TMLS noong July 7 po, dinala po yan at nag-ayos po sila dyan ng gripo. Okay, ito pa po yung iba po pong mga pictures. Ayan po, sila po yung mga admins ng TMLS. It's just also something good to find out that our families, our chapters get to collaborate with other organizations. At maganda po yung, yes, napakahirap pa wala ng tubig, di ba mga Mijing? As in, kahit ano eh, wala ka ng kuryente, huwag lang tubig. Di ba? Totoo yan. Lalo na sa mga ganyang lugar. At ang mahirap pa po dyan, dahil matanda na po yung mga magulang nila, at meron po silang tatlong anak, so medyo kailangan po talaga na meron silang mapagkukunan ng tubig. Napaka-importante po talaga ng tubig. So yan po yung pagdadala na naganap sa tulong ng TMLS admins. Ayan. Actually, this is just one of the many na tulong na inihatid po dyan sa pamilyang Manungsong sa Oriental Mindoro. Ayan po yung mga bata, maliban po sa sa mga gamit ano, for the installation of the water, maliban po doon ay nagdala din po sila ng merienda para doon sa mga sa pamilya, ano po, para may makain sila at that time. So ayan nga, meron silang bida ang saya. Ayan, yes, Mami Isa Ilozada,
ano, napakasaya na nakita mo naman talaga. At ito na nga po, nabanggit ko kanina na may tatlong anak po ang mag-asawang malungsong at isa po doon ay si Baby Lindsay. Ayan po. Actually, nung nakita ko po talaga to, medyo umikot yung chan ko sa awa. Alam niyo po yun? Kasi, ayun nga eh, wala kang choice eh. Pag pinanganak ka, wala kang choice kung anong ibigay sa'yo. Hindi mo mamipili ang magulang mo, hindi mo mamipili kung anong sakit meron ka, hindi mo mamipili eh. So, you are somehow limited to making your life better if pagkapanganak pa lang sa'yo ay may sakit ka na. Ngunit meron naman po mga tao sa paligid natin na ayan, nakakatulong po ano, para maibsan o mapagaan yung mga struggles natin in life. Tulad nga ng ito nga kay Baby Lindsay na meron pong hydrocephalus. Okay? Si Baby Lindsay po ay isa sa tatlong anak na mag-asawang manungsong at nataon naman po na noong July 7, okay, noong July 7 po ay ang birthday din ni Baby Lindsay. So, it was very exact, diba? Same day na dinalhan po ng tulong ang pamilya dyan sa Oriental Mindoro ay birthday din po mismo ni Lindsay. Ayan. So, yung GLRS group po at ang ating mga kapamilya sa FFCI Macau Bukulod ng Pagkakaisa Chapter, nag-tulungan po sila, okay, to give happiness and help dyan sa pamilya at sa magkakapatid, sa mga kapatid po din ni Lindsay, okay? So, nagbigay po sila ng ilang mga tulong. Ang kita niyo naman po dyan sa picture, meron pong mga nasa gilid po, ano, yan po yung ilan sa mga binigay para po dyan kay Baby Lindsay at saka sa kanyang mga, sa kanyang pamilya. Okay? At dahil nga nataon na birthday po ni Lindsay nung araw na iyon, ay dinilan din po sila ng cake. So kahit may lang na lo, di ba, we wouldn't know kung ilang birthdays pa siya makaka-celebrate ng ganitong klase na may cake. Because hindi na siya priority ng kanyang parents na magbili ng cake, di ba po? Dahil na, dahil sa pandemic, nawalan din ang trabaho yung mga magulang. So mas lalong naging struggling yung situation nila dyan sa Oriental Mindoro, considering yung location po nila eh malayo na din sa kabihasnan. So, ayan po yung cake na pinadala, dinala dyan. At ayan po yung mga ilan-ilan pa na natanggap ng pamilya. Actually, I am trying to share this to you without being emotional. Sa totoo lang po. But just looking at the photo of Baby Lindsay, meron siyang parang sting sa puso. And I believe na yung mga nanonood po sa atin ngayon, yung ating mga kapamilya dyan, eh ganun din ang nararamdaman. Diba? Ganun din yung nararamdaman. Totoo yan. Okay. So, ayun po yung nakahiga lang siya palagi. Diba? Ayan po yung kanyang mga nakuha. At ang kanyang mga kapamilya din po, yung mga kapatid niya ay nakatanggap din po tulad ng mga nakikita niyo po dyan sa tabi ni Baby Lindsay. So maliban po dun sa installation of water na ginawa po dyan sa kanila rin po mismong bahay, ay binigyan din po sila ng ilang mga pangangailangan just to keep them also healthy, yung mga essentials po nila. Kung makikita nyo, meron pong wet wipes, binigyan na rin po sila ng alcohol, which is very essential at this point in time. At andyan na rin po, meron din pong gatas para sa kanya. So it was the 5th birthday, 5 years old na po si Lindsay. Yes, Kuya Taong Gala, totoo. Totoo, yes, totoo. I agree, Kuya Taong Gala. Kasi ano eh, kumbaga, wala siyang magagawa eh. Si Lindsay was put in a position wherein she can only do something if somebody else will do it for her. Diba?
yung medyo challenging kasi ang taong may sakit po, especially yung ganitong klaseng sakit o karamdaman o hindi na po sila makakilos for themselves. So they can only entrust and depend on the people around them. Ayan po. So, ayan. At ayan nga po, ang mga admins din po na nagdala. Siyempre, inspired by Ambassador Hero 2020 Francis Leo Marcos. Ayan, siyempre. At nakakatuwa rin naman din isipin na dahil nga ito ay inspired by Francis Leo Marcos, ay marami rin po talaga yung kumikilos ngayon para tumulong. Yes, tama, tama yan. Nancy German, buti na lang may humanitarian Sister FLM na nakakatulong sa mahihirap. Salute sa'yo, Sir Abiyab. Totoo yan. Kasi marami eh, marami yung na-inspire talaga to do the same. At hello, hello, thank you so much kay Miner's Daughter TV sa kanyang super